ikaw pa mabili sa akin ang kalakasan at masalaman mo na makakapansa sa pangalaman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apo, magandang umaga po sa buong kapatiran. Muli po ay narito sa inyong harapan upang mag-alay muli po kayo ng ibabahagi ninyo ang tungkol sa kahiwagaan ng Ama. Ang una ko pong tatawagin ay isang Cubs. Si kapatid na Eli Fernandez po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga minamahal na kapatid, na choir, alagad, IT team, at sa mga kasamahan ko sa CAPS, magandang umaga po sa inyong lahat ng mga panauhin. Nagulat na naman ako. Kasi po pagkaraan ng joyful eh, pumunta ako sa sasakyan. Kasi magpapalit po sana ako ng damit kasi basang-basa ako. Pero hindi na po ako nagpalit dahil narinig ko na po yung pangalan ko na tinatawagan po pala ako dito. Napagod po ba kayo? Ang lahat may hawak na pamaypay. Alam ko mainit na mainit ang katawan nyo at iba'y pinapawisan. Pero masarap po yung pawis na yan. Ano po? Ay, purihin ng Ama dahil po dyan sa pawis na yan. Mamaya po yung mga nararamdaman nyo sa katawan nyo, mawawala po yan. Ang mababahagi ko po sa inyo sa umagang ito, marami po sigurong, sino po ba bago? Kayong dalawa po, welcome po sa Divine Mercy po. Kayo po, apat. Taga saan po kayo, nanay? Po. San Luis, Pampanga po. Opo. Siguro yung iba ay napakinggan na po yung ibinabahagi ko. Pero dahil ito ay pagkakataon na muli siguro na para mapakinggan ninyo, lalo na po kayo mga bago, yung ibabahagi ko. Ako po ay taga San Miguel, Bulacan po. Nandito po kasama ko po ang aking may bahay at ang aking anak na panganay, yung naka-violet po. Ngayong October po, October, anniversary, 27. This coming October 27 po, magdadalawang taon na po kami rito. Malapit-lapit na po yung birthday namin. Tatlong mag-ama. Ang story po kung bakit nandito kami, kung bakit po napunta kami rito. Actually, marami na po kaming napuntahan, iba-ibang lugar. Basta po kami ay nabalitaan namin, nalalaman namin na doon sa ganun lugar, pumupunta po kami. Hindi naman po mahirap sa amin ang maglakbay dahil po meron kami sariling sasakyan. Hanggang sa nabalitaan nga po namin yung Cagayan Valley, yung Our Lady of Piat. Talaga pong, pero purihin po ang Ama kasi ang Our Lady of Piat, minsan na rin po akong binigyan ng biyaya na matatawag. Kasi po nung ang aking anak na nurse ay magte-take ng board, ay doon ko po inihingi sa kanya, doon po kami napunta. Kasi po may kumpare akong kapitan ng barko, na ikwento niya sa akin, yung anak niyang medicine, doon din niya inihingi, nakapasa din po sa board. So naisip ko, sige, sabi niya, ano ko sa'yo, sketch ko. Pinuntahan po namin at doon ay inihingi ko sa kanya ng pabor na yung anak ko sana, yung nurse ko, ay nakapasa po. Pero, maliban po doon, sa totoo lamang po, wala po akong nadarama. Nadaramang ano pa man, doon sa mga lugar na pinuntahan ko, maliban po dito. Kasi po, nung napunta ako dito,
malayo pa lang, naglalakad ako. Pagtapat ko po sa dambanang ito, sa totoo lamang po, merong kaibang init na naramdaman ako sa katawan ko. Na palibasa po, dala ng matatawag ko sigurong inosente ako doon sa mga ganung bagay. Hindi ko po alam kung paano ba yon, kung bakit nakadama ako ng ganun. Di pumasok po kami rito. Pagkaraan po nung pumasok ako rito, naupo po ako dyan. At hanggang sa nag-joyful lang ako, pagkaraan ng joyful, dumating na po yung mahal na apo. Ang isang bagay po na natatandaan ko, nung pong nagsalita na ang mahal na apo, yun po talagang kaiba na ang tumimo sa akin. Ibang-iba yung nararamdaman ko sa lahat ng mga salitang binibitawan ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na apo Kunching, ay pumasok po lahat talaga sa puso ko, sa sarili ko, natanggap ko po lahat yon. Alam niyo po kung bakit nandito kami, yung anak ko pong panganay, may sakit po yun eh. Kidney for transplant po siya. Pero dahil po nandito kami, malakas po siya at nakakondisyon na po siya ngayon. Nung araw po na yon, ang iniisip ko ay, at ang nakikita ko po dito sa Kapatiran Divine Mercy, talaga pong na-attract ako. Nabighani po ako doon sa mga nakikita ko sa kanila. Ang mga alagad po sa tuwing nakikita natin, sila-sila, nagbeso-beso, pangkaraniwan na po sa kanila yon. Isang pagpapatunay na sila ay magkakapatid. Kami pong Caps, ang pagkakamaya namin lagi, nandiyan dyan. Hindi nawawala. So, nung araw na yon, nakita ko silang lahat kung papaano ang pagtanggap nila sa isa't isa. Talaga pong naakit ako. So, inisip ko, sana balang araw po ay maging kaisa rin nila ako, katulad din nila ako. So, nagdaan pa po ilang araw, bumalik po uli kami rito. Yan talaga pong sa totoo lang, ay natanggap ko na siya. Pinag-aralan, pinag-isipan ko po nung gabi na yon. Pagkaraan po nung gawain dito na umuwi kami, lagi ang naiisip ko ang mahal na apo. Laging naiisip ko lahat ng mga binitawan niyang salita. Tumimo po sa puso ko talagang lahat. At talagang tinanggap ko. Dahil po ang inyong abanlingkod nung panahon na yon, ay ako po ay napasok sa politika. Isang napakalungkot na kasaysayan ng buhay ko simula nung ako ay mapunta sa politika. Hindi naman po sa pagyayabang. Ako po yung politikong kapitan po ng barangay namin na minsan ay naging sikat sa bayan ng San Miguel. Hanggang ngayon naman po, hindi naman po nawawala yon. Kaya lang, sabi nga po, ang inggit ay malakas pumatay. Kaya po, sa dami ng mga tao siguro na inggit na nga talaga, na matatawag, hanggang sa dumating nga nung sandali na ako ay, ang buhay ko ay may detret na po ako. Kaliwat kanan ang detret ko. Nangyari nga po sa amin, ang misis ko, kasakasama kong umaalis kami. Dala ko yung sasakyan ko, yung mga anak ko. May time po na iniwan ko na yung sasakyan ko. Kasi iniisip ko, kung dala ko yung sasakyan ko, madali po nila akong masasakute. Una, kilala nila yung sasakyan ko. So, minabuti kong iwan yung sasakyan ko. Ang isa naman pong naging problema ko nung iwan ko yung sasakyan ko, ay tungkol po doon sa anak kong lalaki. Yung kaisa-isang lalaki ko po, na gumagamit ng sasakyan ko, natatakot ako. Kasi baka mamaya ka ako, ginagamit niya yung sasakyan ko, mapagkamalang ako. So, malayo man po ako, tinatawagan ko siya, anak ako, pag ginamit mo yung sasakyan natin, huwag kang mag-i-aircon, buksan mo lahat ng bintana para makita nilang hindi ako may dala niyan at ikaw. Napakahirap po ang nangyari sa buhay ko, pero ang lahat ng yan, nung unang araw po na mapunta ako dito, isang hiwaga po kaagad ang nakita ko. Isang hiwaga ang napatunayan ko sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na apo. Noon lang po kami nagkita, pero alam niyo po ang sinabi niya sa akin, anak, alam ko ang nangyari sa buhay mo. Sa politika, napakasama ang nangyari sa'yo. Pero anak, hindi ka magsisisi. Kasi ito yung tamang daan na dapat mong tahakin. Buhay po ba ang Diyos? Sa totoo lamang po, umiyak ako. Ang isang bagay na iniyak ko is, hindi kailanman kami nagkita ni Apo at hindi kailanman kami nag-uusap. Paano malalaman niya ang sikreto ng buhay ko? Paano niya malalaman yung nangyari? Ang sabi niya, anak, alam ko yung ginawa ng mayor mo sa'yo. Masakit.
Totoo po, talagang napakasakit po nung ginawa nung mayor ko sa akin. Pero ang isang bagay na kahiwagaan na sinasabi ko is, paano manalaman ni Apo kung ang mahal na Apo Kunching ay pangkaraniwang katulad nating tao lang siya? Hindi niya malalaman siguro ang nangyayari sa buhay ko. Pero purihin ang Ama kasi ako nagpapatunay sa harapan ninyo ngayon na ang mahal na Apo Kunching ay talagang ginagamit ng Banal na Espiritu. Dahil ang lahat ng sinabi niya sa akin, hindi nagkabula. Ang nangyari po? Nangyari po yan. Hanggang ngayon, isang bagay na pinasasalamatan ko sa kanya dahil napakabait talaga niya sa atin ng mga anak niya. Binigyan niya ako ng pagkakataon na ako ay mapunta rito. Binigyan niya ako ng pagkakataon na ako ay mapabilang sa kapatirang Divine Mercy as CAPS na nandito po at gumaganap kami kasama ng aking kabiyak ng puso at aking anak. Kasi po, nung panahon na ang anak ko ay hindi maganda kondisyon, talaga pong nakiusap ako sa kanya na sinabi ko, Lord, bigay mo pa sa akin, bigyan mo pa ng pagkakataon yung anak ko. Gusto ko siyang makasama sa paglilingkod na gagawin ko sa iyo. At hayan siya, binigay po niya sa akin. Napakalakas niya. Sino po magsasabi na yung anak ko ay dinadialysis? Hindi po yung mahahalatang dinadialysis. Pero sa totoo lamang po, twice a week, dinadialysis po siya. Pero purihin ang Ama, alam ko napakabait talaga niya. Dahil hindi lang minsan na ipinakita niya sa akin ang kababalaghan, pinakita sa akin lahat. Hanggang sa ang mahal na Apo na nga po ang isang nagsalita sa akin na ganun na huwag mo na anak, sana huwag mo nang balikan ang politika. Kaya po sa totoo lang ngayon, malapit na naman ang kampanyahan ng barangay. Isa po ako sa laging pinupuntahan din ng mga tao. Isa po ako sa pinipilit na muli ay lumaban ng kapitan. Pero nandiyan po ang buhay na saksi, kabiyak ng puso ko at anak ko. Tumanggi na po akong talaga. Nung nakaraang pambayan, kinukuha rin po ako ng mayor namin. Kinukuha niya ako magkunsihal ng bayan sa kanya. Pero tinanggihan ko pa rin po. Tingnan nyo nga po ha. Pero ang sumira sa akin ay yung mayor ko. Pero sa akin, dahil una, nandito na ako, naririnig ko yung laging mensahe ng Banal na Espiritu, ang mahal na Apo, sinasabi sa akin na mabait din naman ang mayor mo. Totoo po mabait. Pero dahil sa politika, nalalason lang ng ibang tao yung isip ng mayor namin. Pero isang napakaganda na humingi siya ng tawad sa akin. Umakap siya sa akin, umiyak siya. Sabi ko, pare, kasi kumpare ko po eh. Sabi ko, pare, ang politika sa akin isang araw lang. Tao lang ako, huwag kang humingi ng patawad sa akin. Kasi sa akin, sabi ko, noon pa lang napatawad na kita. Kaya umiiyak po siya. Eh ngayon eh, okay naman kami. Magkasundo na uli kami. Isang bagay po na gusto kong ibahagi sa inyo, ang Panginoon ay totoong napakabait. Napakabait po niya. Ang lahat po ng hinihingi natin, huwag lang po tayong maging apurado. Kumisang kasi po ang tao, ang gusto pag hiningi ngayon, gusto sa isang iglap lang, bibigay kaagad sa atin. Huwag po, dumaan muna tayo sa masusing pagbabata. Sabi nga po ni Apo lagi, kailangan may pagbabata. Katulad din po nung binigay niya mensahe sa anak ko, kung hindi man makapagbata yung anak mo, kailangan kayong dalawang mag-asawa. Ay danasin ninyo. Kaya po, sa buhay ko ngayon, na dati po ay isang taong hindi naman siga, kung hindi isang taong may prinsipyo. Ako po kasi nung panahon na yon, na wala pa ako dito, basta't sinabi ko, patas na masusunod sa sarili ko. Wala po akong kinakatakutan kahit sino pa sila. Basta't ang katuwiran ko nung panahon na yun, basta't ang baril ko ay nasa katawang ko, wala akong kinakatakutan sa kanila kahit sino sila. Kaya isang bagay na tinatanaw ko pong malaking utang na loob, nung ako po ay napunta rito at napakinggan ko po ang banal na salita, ang banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, ang lahat po ng problema sa akin nawala. Nalagpasan ko po lahat yon. At siguro po kung hindi ako napunta sa lugar na to, hindi ko po alam siguro ngayon, baka nasa ilalim na ako ng lupa. Pero alam ko, ang nangyari sa akin, alam ko pinagkaloob niya pa rin sa akin, yung buhay ko hanggang ngayon taglay ko. Buhay pa rin ako at sabi ko nga sa kanya, gagawin ko ang lahat na magagawa ako hanggat buhay at malakas ako, maglilingkod ako sa iyo, Ama.
At alam ko ang kapahintulutan na ibinigay niya sa akin. Kaya po sa inyong lahat, huwag po nating aksayahin ang oras at panahon natin. Habang malakas tayo, gawin natin kapakipakinabang ang buhay natin para sa Kanya. At dito po, kung kayo dati ay nagsusugal, sa sugal po may talo. Pero tandaan niyo po, dito kay Kristo, wala kayong talo. Wala kayong katalo-talo rito. Dito permis, tayo ang panalo. At siguradong matutuwa siya sa atin. Amen po ba? O, sana po, ang maigsing pagbabahagi ko ay kapulutan niyo ng aral at maging inspirasyon po sana sa bawat isa. Lalo't higit po doon sa mga kapatid natin na may mga karamdaman. Hindi ko po sinasabing kayo ay pumupunta rito dahil ang gusto nyo lang ay manghingi ng kagalingan sa inyong karamdaman. Pero isang nakakalungkot dahil minsan may mga taong pagkaraan na gumaling ang kanilang karamdaman dito sa dambanang ito, ni minsan hindi na bumalik at nakalimutan na yata. Ni hindi man lang naalala na sila ay pinagaling, hindi po si Apo nagpapagaling sa kanila. Kasi si Apo po hindi naman siya ang albularyo. Ang nagpapagaling sa kanila yung pananampalataya nila. Si Kristo ang nagpapagaling sa kanila. Kaya po dapat, sana naman, in return, sabi nga sa English, kung nagkaroon tayo ng kagalingan dito, lagi po nating iisipin. At tanawin nating utang na loob sa Kanya. Kasi po tayong mga tao, ang isang utang na, ang utang na loob natin sa Kanya, napakalaki po. Alam po ba ninyo, na sa araw-araw, sa pagkagising ninyo, utang na loob na dapat ang maalala ninyo tanawin sa Kanya. Dahil po sa buhay na lagi ipinahihiram niya sa atin. Amen po ba? Kaya po sa inyong lahat, kung merong pagkakataon na gustong mangyari sa buhay ng isang tao, hey, siguro ito na isasabihin ko sa inyong pagbabago. At ang pagbabago na yan, huwag na nating sayangin ang oras. Magbago po tayo, nauna, pangatawanan na natin ito. Kay Kristo, permis na magiging masaya tayo. Hindi lang dito sa lupa, ang hangarin natin, pagdating ng panahon, nandoon tayo sa Kanya. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, mahal na kapatid, sa pagbabahagi mo. Tunay na ikaw'y nanalig at nanampalataya sa ginagawa ng ating mahal na Apo. At susunod pong magbabahagi ay si kapatid na Berhel. Papuri at pasasalamat po, dakilang Ama, sa muli pagkakataong sa akin po ihinandog mo. Hinihiling ko po na pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na espiritu upang ang pawang maisiwalat ko ay ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang mga anak ng Diyos? Kung buhay po ang mga anak ng Diyos, pakibati po natin ang ating mga katabi at pakisabi pong kapatid, magandang umaga. Mayroon akong paalala. Bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang napakalaking biyaya, pagpapala na muli sa araw na ito, tayo ay maanyayahan, matipon at magkasama-sama sa dambanang banal ng ating Panginoon. Amen po ba? Muli po ay ating ibabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sino po ba dito yung mga wala pang natanggap na biyaya sa Diyos? Meron po ba? Kung meron po, eh, pauwiin na natin. No po? Kung sino naman po dito yung mga tao na mayroon ang natanggap na biyaya sa Diyos? Amen. Sapagkat sasabihin po ng iba, mahirap lang ako. Sasabihin ng iba, simple lang ang buhay ko, wala akong biyaya sa Diyos. Isang malaking pagkakamali. Sapagkat ang tayo ay may buhay, may hininga, may kalakasan, kapiling ang mga mahal sa buhay, may kapayapaan at kagalakan, isang maliwanag na biyaya at pagpapala mula sa ating dakilang Diyos Ama. Muli po, isang buhay na palakpak para sa ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila po ng ating Diyos kung papaano po ang kapahayagan ng kapatid na Eli. Sa dako pong ito, hindi po tao ang nagpapagaling.
hindi po tao ang nag-aalay, kundi ang tao ay ginagamit na instrumento upang makapagdulot ng kagalingan sa tao at upang makapag-alay sa tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa paggamit sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kongching. Kaya nakakalumbay, tulad ng pahayag ng mahal na Apo, ang dambanang banal ay datnan panawan. Mayroong darating na kapagkatapos gumaling ay aalis na. Mayroong maiiwan, mayroong darating at mayroong uling aalis. Sa banal na kasulatan po, ang ating Panginoon ay may pinagaling na 10 ketongin. Sa 10 ketongin na ito, isa lamang po ang natutong magbalik upang magpasalamat. At ang 9 na ketongin ay hindi nagbalik. Nawa po, mga minamahal na kapatid, hindi isang pagpupumilit o hindi isang paanyaya, nawa po ang 1 ketongin na nagbalik upang magpasalamat. Nawa po ang bawat isa ay mahambing sa 1 ketongin na marunong magbalik ng papurit pasasalamat sa lahat ng biyayang kanyang nakakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat ang 1 tao po na marunong magpasalamat kailan may di mauubusan. Ang 1 taong marunong magpasalamat kailan may di matitigangan. Kundi ang 1 taong marunong magpasalamat, nararamdaman niya anuman ang kaloob ng Diyos sa kanya. At ang kaloob ng Diyos na ito na ipagkinagkakaloob sa kanya, kapag pinasalamatan niya sa nagkaloob sa kanya, muli ibibigay ng Ama ang kaparaanan upang siya'y muling masidlan. Amen po ba? Sa mga hindi po nakakaalam, bago po ako nagtungo at natungo sa dakong ito, ako po ay nakapasok ng seminaryo. Ako po ay nagpasya upang pumasok po sa bukasyon ng pagpapari. Subalit ang plano ng tao ay di plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos kumisan ay di plano ng tao. Ang pangarap ko na maglingkod bilang isang pari ay di nagkaroon ng katuparan. Sapagkat sa una parang napakahirap at napakalaking lumbay. Subalit nang naunawaan ko ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Diyos, ang paglabas ko ng seminaryo ipinagpasalamat ko sapagkat kung di ako nalabas ng seminaryo, wala ako sa dakong ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng naririto, huwag niyo pong isipin na may sakit kayo. Huwag niyo pong isipin na ang sakit niyo ay isang perwisyo. Kundi kung sa pamamagitan po ng karamdaman niyo, sa dakong ito'y kayo'y nakatungo at naramdaman niyo ang Diyos na bumuhay sa inyo, ang mga pinagdaraanan nyo ay magsisilbi pang biyaya at pagpapala sa inyo. Amen po ba? Sa unang pagtungo ko po dito sa banal na dakong ito, nakita ko po kung gaano kahiwaga at kapagpala ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kongching. Unang pagtuntong ko po sa dakong ito sa pamamagitan po ng pag-akay ng Panginoon sa katauhan po ng kapatid na Ana, ako po ay naupo lang po doon sa sulok na yon. Ang sabi po ng mahal na Apo Kongching, mga kapatid, may haplusan pa po noon. Mga kapatid, kung makakapaghintay kayo, pagkatapos naming mag-meeting ng mga alagad, doon na lang kayo hahaplusin sapagkat meron kaming pag-uusapan at meron kaming tutunguhan. Bilang isang una pong dumatal sa dambana, nandun po ako, ang sabi ko po sa isip ko, tingnan ko nga, Panginoon, kung ikaw nga po ang nagsasalita sa babaeng yon, hinihiling ko po sa iyong sign, sana po kung saan sila tutungo bukas ay masama ako. Napakalaki pong kasalanan, no po, nanubo kagad ako. Alam niyo po, malakalipas ang ilang minuto, lumabas ang kapatid na Ana. Anak na Berhel, nakita ka ng mahal na Apo. Sabi raw niya, bukas sumama ka sa pupuntahan namin. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hindi ko man po sinambit sa isip ko lang. Subalit dahil Diyos ang nasa dakong ito, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, narinig po niya ang aking hiniling. Sa atin pong lahat na naririto, sa pagkakaluklok niyo po sa mga luklukang iyan, di man po kayo magsambit, di man po kayo dumaing sa inyong mga bibig. Sa isip niyo po at sa puso niyo magkaroon kayo ng katapatan sa ating Panginoon. Sa pagluwal po ng ating minamahal na Apo Kongching, makikita niyo po ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Mararamdaman niyo po ang kagalakan sa inyong mga kalumbayan. At makakamtan niyo po
ang kagalingan sa inyong mga karamdaman. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya, sabi ko nga po, sa pagdako ko sa banal na dambanang ito at hindi na natuloy ang pagiging pari ko, walang pagsisisi, wala kahit ano, sapagkat iba yung galak ang naramdaman ko. At sa dakong ito, personal kong nakakaniig ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Di ko na kailangang mag-aral pa ng marami at gumugol ng mahabang panahon upang matuto, kundi ang lahat ay pagkatiwala lamang natin sa ating Panginoon. Kapag nais Kanyang bigyan ng karunungan, isang iglap, ikaw ay masisidlan. Kapag nais Kanyang bigyan ng pandama, isang iglap, ikaw ay mabibigyan niya. Kaya mga minamahal na kapatid, isang walang hanggang papuri at pasasalamat po ang aking ibinabalik sa ating Panginoon, at may isang Apo Kontsing na ginamit para sa ating lahat. Isang Apo Kontsing na walang hinihintay na kapalit. Isang Apo Kontsing na buong pusong tumatalima sa pag-aatas ng ating Panginoon. Wala naman po tayong bayad kahit singkong bingi. Wala naman tayong binibigay kahit magkano sa Kanya. Subalit buong pusong tumatalima at naglilingkod siya. Sapagkat nga po, hindi siya ang tumutupad bilang tao, kundi ginagamit lamang ang Kanyang pagkatao sa pamamagitan ng Espiritu na nagahari sa Kanya. Amen po ba? At sa atin pong lahat mga kapatid, bilang pagwawakas po ng aking pagbabahagi sa oras na ito, nais ko pong tapusin ito sa pamamagitan po ng isang kwento. Mayroon pong isang magdaddy, yung daddy po at yung pong isang bata. Ito pong daddy na to ay abalang-abala po sa trabaho. Halos pati po Linggo ay trabaho na niya, dahil nga po ganyan ang tao, nagmimithi po na makasweldo ng makasweldo ng makasweldo para yumaman. Isang araw po, ang sabi po ng kanyang anak, habang gumagayak siya, "Daddy, magkano ba sweldo mo sa loob ng isang buwan?" Sa isang araw po, 1,000 ang sweldo niya. Ang sabi po niya, 30,000, anak. "Daddy, sa loob po ng 2 linggo, magkano po ba yung sweldo niyo?" 14,000, anak. "Daddy, sa loob po ng 1 linggo, magkano po ang sweldo niyo?" 7,000, anak. "Bakit ba tanong ka ng tanong?" "Eh daddy, sa loob po ng 3 araw, magkano po yung sweldo nyo?" 3,000, anak. "Eh daddy, sa loob po ng 1 araw, magkano po yung sweldo nyo?" 1,000, anak. "Bakit ba?" "Kasi po daddy, meron po akong 500 na nakatabi. Baka pwede ko pong mabayaran yung oras nyo." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bigla po ngayong natulala itong daddy. Ang sabi niya, "Anak, bakit?" "Kasi po, abalang-abala po kayo. Hindi niyo po naisip na naririto po kami na magbibigay ng pagmamahal sa inyo. Nag-alkansya po ako ng 500 para yung kalahating araw nyo. Huwag na kayong pumasok, ako na magpapasweldo sa inyo." Ganyan po ang tao kung minsan. Abalang-abala po tayo sa mga gawaing makasanlibutan. Subalit mayroon tayong isang bagay na pinakamahalaga na nakakalimutan, na yon ang ating Diyos, na ang lahat ng mga nakakamtan mo sa lupang ito, maaari niyang ibigay kapag siya ang inuna mo. Kaya sa atin pong lahat, mga minamahal na kapatid, nawa po, hindi masamang magpayaman at di masamang yumaman. Subalit sa atin pong mga nakakamtan, nawa po huwag makalimutan ang Diyos na nagkaloob ng lahat-lahat sa ating buhay. Kaya nawa po, mga minamahal na kapatid, unahin natin ang Diyos sa ating mga buhay, at makikita natin ang Kanyang kahiwagaan. Purihin ng Diyos, dakilain ng Diyos. Lagi ko pong sinasambit na dahil may isang Apo Kontsing, bukang liwayway, aming nasilayan. Amang mapagmahal, nasumpungan at tuwiran, kaming makasanlibutan, tinunguhan, kinalugdan. Apo Kontsing ang pangalan na bago ang aming buhay. Sa mga Kapampangan po, maya paabak po kay Kongan. Sa mga Tagalog po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kapatid na Berhel. Hindi ko alam po saan ko po ilalagay yung kanyang mga binahagi. Nakakagalak po. Ang susunod pong magbabahagi ay si kapatid na Promise. Puro alagad. Salamat po. Salamat po kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat.
po ba ang Diyos? Huwag po kayong masasawa. Kahapon lang ay kaharap. Ano po ako? O Amang Dakila, papuring walang hanggan sa iyo ay aming itinataas. Salamat po, Ama, sa bawat umagang kami pinupuspos mo ng kalakasan upang makasunod sa iyong pag-aatas, sa iyong kalooban. Ama, walang hanggang papuri sa aming Apo Kunching na iyong ipinagkaloob sa amin na walang sawang umaakay, nagbabata, upang sa gayon maisadsad niya ang pag-aatas mong mainam. Salamat po, Ama. Walang hanggang papuri itinataas namin sa iyo sa araw na ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nung papuri ko, gusto ibahagi ito. Salamat po. At yun nga po, sapagkat nga po nung nakaraang linggo, siguro mga about Huwebes pa lang, ay meron na akong dala-dala sa aking kalooban. Marahil po ay naibahagi ko na ito sa inyo. Ako po ay binayayaan ng Panginoon ng dalawang anak na lalaki. Kapwa sila mabait. At hindi ko po naging problema ang kanilang paglaki. Hindi po sila mabarkada. Hindi rin naman po sila basagulero. Hindi rin naman po mahilig at walang bisyo. Purihin po ang Ama. Subalit, sadyang ang tadhana po, ang buhay po ay maraming kaganapan. Ang bukas ay hindi natin alam. Sa isang iglap, may mga kaganapang hindi natin inaasahan. At ito nga po ay naganap dun sa aking anak na bunso na lagi ko sa inyong ibinabahagi. Marahil po ay makakarelate kayo dito sa aking ibabahagi sa inyo. Sa dating buhay ko po, ay strict po bang masasabi yon na nakapag po sinabi ko dun sa mga anak ko, gusto ko yan ang masusunod. At yung pong mensahe ng mahal na apo kahapon, bullseye po ako doon. Ikaw ba, Eka, ay magulang na rakatakatakatakatak, ganon. Ako po yun. Sapagkat nga po, kapag ako ay mayroong pagtutuwid na gustong gawin sa aking anak, nako, Romere Peke po ako, patawarin po ako ng Panginoon. Totoo po yun. Hanggat hindi po nasusunod na anak ko yung gusto ko, hindi po ako tumitigil. Until such time, dumating po ang pagkakataon na nagkaroon po siya ng kasama sa buhay. Nagkaroon po siya ng asawa. At hindi naman po gwapo yung anak ko. May itsura lang pong konti. Hindi nga po gwapo. Totoo po, meron lang pong konting itsura. Yun. Nagkakaroon po ako ng problema sa kanya sapagkat nagkakaroon po siya ng mga fling-fling na tinatawag. Alam niyo po ba yun? Opo, yung gano'n. Yung mga fling-fling, mga ganyan-ganyan. Na hanggang sa dumating po yung pagkakataon na yung pong gusto kong sabihin, yung gusto kong tukuyin, ay nagpupunta pa sa bahay. Bilang magulang po, hindi ko po gusto yun. Kayo po ba gusto nyo? Hindi rin po, di ba? Yung may pupunta pa doon, alam namang may asawa at may anak na, di po ba? Gugustuhin niyo po ba yon? Totoo po, ito po hindi po sa ano paman. Ibig ko pong sabihin, ako po tagasunod na at alagad na nga po yata akong totoo noon. Alagad na nga po ako. Kasi that was way back, mga 2 years ago. Alagad na nga po ako. Naandun yung kapag dumarating ay yung ganong pagkakataon, alam niyo po, malaki po ang ipinayat ko noon, nung panahon na yon, kasi para akong barangay tanod. Para po bang ganon, na kasi po late uuwi yung anak ko, tapos parang iniintay ko dun sa kubo, kung may darating, kung may kasama, kung ano, sapagkat nga po hindi ayon sa kalooban ko. So, nangyayari po, napupuyat ako. And another thing, kapag naman po ako nakatulog, gumigising naman po ako ng maaga.
yung mga 3 o'clock, 4 o'clock, gising na po, nasa kubo na po ako. Tinitingnan ko rin po, pinapakiramdaman ko kung merong taong iba. Pangit po ano? Pangit po yung binabahagi ko? Pangit po ba? Hindi po, meron po kayong mapupulot dito. Ang ikapupulot nyo po ng aral dito. Sobra po akong magalit. Sobra po ako talagang magalit at nakakahiya po sa Panginoon. Subalit sa kabila po ng pagkagalit ko, andun pa rin po yung aking pagtitimpi. Sapagkat nga po isinasaalang-alang ko na ako'y alagad. Pilit ko pong gustong i-apply yung inaaral ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Subalit dumating po ang sukdulan isang umaga, hindi inaasahan. Natsyempohan ko po doon na umuwi yung girl. Totoong-totoo po itong ibabahagi ko sa inyo. Nakakahiyaman po, pero kapupulutan nyo ng aral. Nag-decompose po ako sa sarili ko. Nawala po ako sa aking sarili. Sobrang galit ko po noon. Sobrang galit ko po noon. At kung ano-ano ang nasabi ko. Talaga pong to the extent na Panginoon, sorry po. Nakita ko po yung crucifix na kahoy doon sa pintuan niya. Sa galit ko po, yung hablot ko na yon, talaga pong hinalibas ko doon sa babae. Totoo po ito, nakakahiyaman po, pero the point is, yung po palang sobrang ganito, sobrang katak, sobrang galit, sobrang salita, nasabi nga ng Panginoon kahapon, na halos nakasusugat ng damdamin na kamamatay, sa sobrang lalim ng sinasabi mo, totoo po yon. At ito po ay dinamdam ko rin naman. Dinamdam ko po, bakit? Sapagkat nga po, nakuha nung anak ko na mangupahan. Totoo po, nakuha niyang mangupahan na sa araw-araw naman na hindi ko siya nasisilayan sa aming tahanan, nasasaktan po ako. Nagsisisi po ako. At hinahanap ko po yung pag-uwi niya. So siguro po, it took about 2 months na ganon, kung 3. Hindi po siya umuuwi. Pero alam ko naman din pong nalulungkot siya sapagkat nakikibalita siya. Hanggang isang araw, may pagkakataon naman din po na kami ay magkausap. Alam niyo po, dito ko napatunayan na kapag po pala susundin natin ang aral ng Panginoon, na kung tayo lang ay magninilay sa bawat bahagi, o yung sabi nga ng Mami Bete, kung tayo nakapagre-reflect sa kaganapan, sa buhay natin, hindi po tayo magkakamali, hindi po tayo magkakasala. And there was one morning, nag-uusap po kami ng anak ko. Dumating po ako doon sa point na nag-sorry ako sa kanya. Umiyak ako, at ang sabi ko nga sa kanya, ang kaganapan, hindi ako magkakaganon kung hindi ako nakakita ng isang bagay na ikagagalit ko. Amen po ba doon? Siyempre po, hindi naman po lahat ng nanay nagagalit lang ng dahil gusto magalit. Meron po ba sa inyong ganon? Nagagalit lang ng dahil gusto magalit? Di po ba? Wala naman, di ba? Not unless type nyo lang. Di po ba? So, yun po. Ang moral lesson po pala ay hindi naman po pala nakakahiyang mag-sorry sa anak. At yun nga po, pero ganun pa man, sa kaganapan na yon, bagamat nasa amin na siya, naapektuhan po yung manugang ko at saka yung dalawang apo ko. But not, hindi naman po ganun dahil nasa aking poder, yung mga bata. Kanya po hindi ganun kabigat para sa akin. Kanya lang po may nagsasuffer. Ito po ay idinudulog ko sa mahal na apo. At yun nga po, kuminsan po sa pagbibigyan namin ay naibabahagi ko. Subalit po nitong nakaraang taon, kagaya nyo rin po ako, lagi ako nananabik na mapagturanan o makarinig ng mensahe sa mahal na apo. Sapagkat nga po sa pagtuturan niya, wala siyang tinura na hindi naganap. Ang lahat po ng salitaan niya ay walang pagkabula. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang araw, ang sabi sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, huwag kong alalahanin sapagkat nga may magandang magaganap o pagbabago sa anak ko. Purihin ang Diyos at ito ay aking nakamtan.
ito po ay naibahagi ko na nung nakaraang siguro mga 2 weeks ago. Hindi po ba ibinahagi ko ito? Nasabi ko noong mahal na araw habang nagtutuhog kami ng Sampaguita, dumating dito yung isinishare ko sa inyo, yung anak ko, kasama yung manugang ko at saka yung mga apo ko. Purihin ng Diyos ang sabi sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo. May pagbabago na, may gandang pagbabago sa, na magaganap sa iyong anak. Ang sabi ko naman po, inaangking ko na. Inaangking ko ang bawat sinasabi ng mahal na apo o ng banal na espiritu. Lagi ko po itong inaangkin at sinasapuso ko. Purihin ng Diyos, dakilain siya. Ngayon po, masaya na sila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At gaya po ng itinuran, ang kalayaan ay aking makakamtan. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa Kanya. Nakalaya na ako doon sa aking daladala. Subalit, hindi puro natapos ang problema. Meron po akong 3 pamangking lalaki na halos ako po yung naging guardian nila, although bago pa namatay yung nanay nila, talagang lagi na sa akin. Noong pong Lunes, kung nakinig kayo sa mensahe ng Banal na Espiritu, at noong Sabado ng gabi, ay nagbahagi naman ang aming Mami Beth. At ito nga po ay swak na swak pa din sa kaganapan. Meron po akong isang pamangkin. Masyado po siyang sinasarili niya ang lahat ng problema. Kung meron siyang gustong sabihin, hindi po siya iimik, magkukulong lang sa kwarto. At dumarating po siya dun sa pagkakataon sa pagiging makasarili niya, kung minsan po may isang araw hindi siya kumakain. Kanya po ang gusto ko naman, kapag umattend ako ng gawain, sabi ko, Ama, sana po ako lumabas na siya, kumain na siya. Although nagtatrabaho naman po itong bata na to na. Kanya po siya nagkaganito ay kasi nagkaroon siya ng problema doon sa schedule ng kanyang trabaho, which is hindi niya yun gusto. Sapagkat ito nga pong bata na to, sa kabila ng kanyang sa kanyang ugali na to, okay naman po siyang magtrabaho sapagkat dedicated siyang magtrabaho. Wala pong problema doon. Kanya lang po nitong mga huling araw, dala nga po ng problema niya sa kanyang trabaho, ayun na naman, nagkukulong na naman sa kwarto. Kausapin mo, hindi kikibo. Apura ako ahin, apura ako luto. Sasabihin ko, anak, kumain ka na, kumain ka na. Diyan, may ahin na diyan. Busog pa ako. Pasok sa kwarto. Pag nagising naman po yun, hindi po ako nagsasawang sabihin, o, kumain ka na. O, gising na kayo, bangon, halika na, kakain na tayo. Sinisiglahan ko po para maramdaman nilang hindi ako nagagalit. Wala akong reaksyon. Wala po siyang reaksyon. Kahapon po, sa mensahe ng Banal na Espiritu, at maski pa man noong Lunes, nagnilay po ako. Ganito po pala ang tamang dasal. Sabi po kahapon ng mahal na apo, dapat daw po hindi tayo nagdadasal ng para lang sa ating sarili. Like for example, Ama, tulungan mo po ako na ma-overcome ko po lahat ang dalahin na to o kung ano man po yung ginagawa ng pamangkin ko para po hindi ako magkasala sa iyo. Meaning to say, ako lang po yung hindi magkakasala. Pansarili ko lang po yun. Amen po ba doon? Nagnilay po ako ngayon. Ang sabi ko ay ganito. Isang madaling araw, sabi ko, Panginoon, alam na alam mo po ang pinagdadaanan ko ngayon. Alam mo rin po at batid mo na hangga't maaari, ayoko makapagsalita ng makasasakit ng kalooban ng mga pamangking ko. Hayaan nyo na lang po itong dalahin ko. Subalit, ang idinodulog ko po sa iyo, kaawaan mo po siya. Tulungan mo po siyang makalaya sa kanyang hindi magandang pag-uugali. Amen po ba doon? Tulungan mo po siya upang kung ano man yung kanyang ugaling hindi mainam, na sumasakal sa kanya, na nagdudulot sa kanya ng pagkakasala, at gayon din naman sa kapwa niya, palayain niyo na po, tulungan niyo po akong mapalaya siya. Ganun po pala. So sa pagninilay ko po, tapos po pagkasabi ko nung dasal na yon, parang angga-anggang na po nung kalooban ko. Kayo po ba, paanong magdasal? Pag kayo may dalahin sa inyong anak, pamangkin, apo, sasabihin nyo rin po ba, kagaya ko, Ama, tulungan mo po ako, patatagin mo po ako, para po ma-overcome ko to. Tama din po siguro yon.
para hindi tayo magkasala. Subalit nga po bilang tao, napakahirap po, di po ba? Amen po ba doon? Amen po ba? Kanya po sabi ko, Ama, ang lahat po ng ito ay dinudulog ko sa iyo. Salamat po, Ama, sa kalayaan doon sa anak ko, sa dalahin ko doon sa aking bunso. At kung ano man po ang dalahin ko sa mga pamangkin ko, patuloy niyo po akong pakahawakan upang sa gayon maisadsad ko kung ano man ang sa akin ay naiwan ng aking kaputol at patuloy ko silang magabayan. Ang isa ko pa pong ipinagpupuri sa Panginoon, sa kabila po ng mga nararamdaman kong sakit sa kalooban, na isasadsad ko na po ito ng masaya. Hindi po ba kahapon, bago ako nag-umpisa ng sa pagpapasilitate ko, ang sabi ko, masaya po ba kayo? Gaya ko? Hindi po ba yun ang tanong ko? Opo, sapagkat nga po sa araw-araw, hindi na po ako yung dating promise. O, hindi na po ako yung dating Lani. Na kapag po may gustong sabihin, Arya galit, Arya sigaw, Arya ganun po. Ama, salamat po sa iyo. Alam ko pong ikaw lang ang nakababatid. Kung paano mo po akong binago, kung paano nga pong ako ay ako na ngayon, sa kalooban mo, nagpupuri ako. Salamat po, Ama. At buong kababaan ko pong hinihiling sa iyo na patuloy mo po akong gabayan upang ang lahat ng bagay ay malampasan ko ng may galak sa puso ko. Amen. Buhay po bang Diyos? Inantok po ba kayo? Inantok po ba kayo? Gusto niyo po ba ng awit? Wala po si Tita Glo eh. Tita Pilar na lang po siguro. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ay natulog. Natulog na po yung ating ano. Ay. Si Tita Bunso po siguro ang magising sila. Kapatid kayo na po. Isang mapagpala umaga po. Sa tanghali ito, boy po ba ang Diyos? Kala ko kayo kakante. Anyway po, para po sa ating Panginoon at syempre para sa inyo. Ng buhay, ikaw ang ilaw sa kadiliman, ikaw ang pag-asa na lalulumpad. Jesus, ikaw ang ilaw. Jesus, ikaw ang gabay. Jesus, ikaw ang daan sa kalangitan. Ikaw ang pag-asa ng bawat nilalang, ikaw ang patnubay sa landas ng buhay, ikaw ang ilaw sa kadiliman, ikaw ang ligaya ng nalulumpay. Jesus, 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 tunay ka naming Diyos. Jesus, 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 tunay kang mapagmahal. Tunay kang mapagmahal.
tunay na tunay pong mapagmahal ang ating Panginoon o ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat di po ba sa tuwi na po ang andog at alay niya, gayon na lamang po para sa ating lahat. Yun po yung mga salitang banal na makapagbibigay siglat, lakas, pag-asa at buhay sa ating lahat. Amen po ba? Pwede po ba ang Diyos? Salamat. Teka po, makikipag-ano muna po ako sa... Nubayan po ako ng Ama. Nawa po ay ma-recall ko pa po yung sequence ng awitin na ito. Muli po para sa inyo lahat. Sa dakong panan,
Nakita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin ako nakataas sa aking kamay. Magagalak na aawin ng papuri ni Allah, kahit ako nakakaraos. Amen po! Maraming maraming salamat po. Salamat. Maraming maraming salamat po sa kapatid na bunso. Tsaka po kay kapatid na Lani,
isa po ako sa nabigyan nyo ng magandang-magandang ano doon sa binahagi nyo po. Ngayon po, tatawag po muli ako ng isang tagasunod na mula po sa Tondo, si kapatid na Nora Pascua po. Magandang umaga po sa tanghaling ito, mga kapatid and Divine Mercy, mga alagad, mga choir, mga caps, ID team. Magandang umaga po. At kay Apo Kunching na kinalukta ng Diyos Ama. Ang isishare ko po, buong puso po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil ginamot niya. Dito po niya ako pinagaling ng aking karamdaman ng migraine at vertigo. Kasi po noon, nung hindi pa po ako nagpupunta rito, ang sabi po ng doktor, wala na raw pong kagalingan yung migraine. Pero nung dumating po ako dito, nilapitan po ako ng mahal na apo at sinabi, kapatid, magtibay ka. Tapos po, nung binanyusan na po ako na ni Apo Maria, nawala po ang sakit kong migraine. Kasi po matagal ko na po iniinda yon mula po nung 1970. Pero nung napunta po ako rito, nung 2007, yung po, nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na gumaling po ang aking karamdamang iyon. Halos po, yung mga gamot na binibigay po sa akin ng mga doktor, para na po akong addict, na pag umiinom po ako noon, para po ako naka-hype, namalakad na nakalutang po ako, yun po. Sa ika nga, sabi pong gano'n habang lumalapit ka, tumatawag ka sa Panginoon Diyos, may mga pagsubok. Noon pong wala na po akong, hindi na po sinusumpong ang migraine ko, yun naman pong vertigo. Ayun po, kahit nakahiga po ako, nahihilo po ako. Lalo pag minsan po, bumababa po ako sa hagdanan, muntik na po akong mahulog. Dinulog ko po kay Apo. Ano sabi po ni Apo, magpabanyos ka. Purihin ang Panginoon. Ang nagbanyos po sa akin, ang banal espiritu sa katauhan ni Apo Kunching. Mula po noon, nawala na rin po ang aking vertigo at ang aking pong migraine. Wala na po akong nararamdaman niyon. Kaya't nagpapasalamat po ako sa Panginoon. No, minsan po, ito lang makalawa. Yung kasama ko po sa bahay, pinuproblema po ang kanyang tenga. At ang sabi po niya, ano ba itong na aking tenga? Masakit at saka parang may tubig. Taktak siya po ng taktak sa tenga niya. Tinitignan ko lang po siya. Ngayon, sabi po niya sa akin, pakisilip mo nga ang tenga ko, sabi niya gano'n sa akin. Ngayon, nung tinignan ko, last slide ko po, pero tumawag po ako sa ama na gawin niya po akong instrumento kung ano man po yung nasa tenga niya. Habang sinisip ko po yun, nagdarasal po ako, nananalig po ako sa iyo, Ama, na ikaw po ang gagamot po nito, gawin mo po akong instrumento. Inadasal ko po ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pagkatapos po noon, ginanong ko lang po ang kanyang tenga, nagulat po siya na wala po ang kanyang naramdaman na parang may tubig sa kanyang tenga. Sabi niya, wala na, biglang nawala yung sakit ha. O purihin ka, Ama, ikaw po ang nagamot sa kanya. Kaya tinan. Ito po ang isishare ko rin po sa inyo. Nag-share ko na po ito noong nakaraan po. Sa aking paghahanap buhay, inabot po ako ng gabi. Sa pagsakay po ng jeep, dalawa po lalaki, malalaking lalaki, at sumakay, puno na po ang pasahero. Ngayon po,
nung bumabaybay na po ang sasakyan, malikot ang mata nung lalaking iyon, dalawang lalaki. At kinausap niya po isang pasahero. At sabi po niya sa isang pasahero, "Pare, anong trabaho mo?" Sabing ganon. Ang sagot ng pasahero, MMDA. Hindi na po siya kumibo. Ngayon, nagsalita po uli. Ang sabi po saan ka bababa? Sabi po ng pasahero, sa Divisoria. Kaya naririnig ko po yun dahil magkatapat lang po kami. Nung may balak na masama. Ngayon, ito po, nung naanuhan ko na po na masamang binabalak po nila sa amin, umusal na po ako, "Ama, nananalig po ako sa iyo. Kung ano man po ang binabalak na masama nitong dalawang ito, wala po silang gagawin o kukunin sa amin. Ayun na po ang bahala. Nawa po ay magliwanag ang kanilang kaisipan." Yun po lamang. At yung pong isang pasaherong babae, nagpapara. Akala ko po siya po ang bababa. Purihin ang ama, ang pumaba po yung dalawang mga hold up po sana. Kaya wala po silang ginawa sa amin. At wala po ano. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagdarasal ko na kinakusap ko ang Panginoon. Kaya mula nun, sabi nga nung mga pasahero, talagang mga hold up siya. Gawa nga nung kailangan daw niya ang pera. Yun po lamang. Kaya Panginoon, maraming po salamat sa patnubay mo po sa amin at sa aking kalakasan, katatagan, tibay na loob. Maraming po salamat. Maraming salamat po sa mga nagbahagi. At ngayon po ay magsitayo po tayo upang awitin natin po ang panalangin itinuro sa atin.